Yaman na lang muna, babe. Signo muna yung sarili mo. Pati hindi ka pa nakain, kumain ka muna. Ako kagad naisip ko kagad gano'ng kahirap yung tindi niyo ugali mo. Hindi ko yung suko. Sabi ko, hindi sinusin niyo. Si bata pa siya magbabago po.
ngayon sa ano? Sa San Fernando de la Bastagan, Pampanga, para personally na kausapin si Mariano G. Kung sakali man na makita namin si Mariano. Kasi ilang days na rin namin hinahanap si Mariano. 3 days. Nagtatanong-tanong din namin. And yung 3 days na siyang wala. 3 days na namin siyang pinaghahanap at saka pinagtatanong-tanong. So far, wala pa rin kaming nababalita kung nasan siya. And si Cindy, nagpunta na rin sa kanila. Ilang araw na, ilang beses kang bumalik sa kanila? Naka-apat na balik kami. Papunta at saka pa uwi. Pero walang Mariano G doon. And natandaan ko nga madaling araw eh. Nung first day na pumunta, napupuntahan dapat nila. Actually, pinuntahan talaga no, madaling araw na kumato kayo. Kumato kasi sila sa kwarto namin, nagpapasama nga, nagpapatulong, na pumunta sa kanila. Madaling araw na noon, alauna na pasado noon. Kumatok sila, kasama si Joshua, nagpapasama, nagpapatulong, nahanapin nga si Mariano G. Dahil nga, tatlong araw na siyang hindi umuwi. Pangatlo ngayon, di ba? Actually, nung una pa lang, di ba, aligang-aliga ka na noon. Umalis siya. Nung una pa lang na... Kahapon, nag-ano kasi siya, nagkulong lang siya sa kwarto niya. Kinakatok namin siya. Oo. Kagabi. Kasi ano, pumunta kami. Eto, ewan ko ano nangyari dito. Katok talaga kami ng katok. Halos masira lang nga yung pintuan. Hindi, nagigising nga tatong mamaya. Kaya sabi namin, sige, hayaan na lang muna natin. Kasi hindi siya kumain. Hindi ka kumain. Dalawang araw na itong hindi kumakain. Oo, sobra da kasi akong na-stress. Sobra na yung hindi ko nung ma-handle yung stress ko. Pero kinakausap naman din namin siya. Pagkita ko sa kwarto niya, ayun, sabog-sabog. Halatang ano. Kinukumusta naman namin siya. And pinipilit namin siyang pakainin. Tsaka nandyan sila, ano eh, nandyan silang lahat. Si Gigi, si Jenny, si Lexi. Yun, para kumbaga kahit paano pag-aangin yung pakiramdam kasi ko ngayon. Kasi ramdam kasi namin din na parang na out of focus siya sa mga ano, mga bagay-bagay. Hindi, aminin mo na din na tinatanong mo siya kung nasaan, pero wala siyang sinasabi. Oo. Tinatanong ko siya kung nasaan siya, pero talagang hindi niya ano eh, hindi niya sinabi. Hindi niya talaga kung nasaan siya. Kaya ako siyempre. Ayun po talaga. Mabigat yung loob ko dahil sa nangyayari. So, ayun. Kaya sana makita ko na siya ngayong araw na to para makausap ko man lang siya. Ilang araw na rin naghahanapan kami, nag-aantay kay Mariano. Wala. Na balita. Wala talaga kami mahanap. Kada maalala ko na naghahanap ako ng madaling araw, naiyak talaga ako. Kasi yung pagod ko, yung stress, nag-alwalo, yung emosyon. So ngayon, sana maabutan natin siya doon at makita ko siya ron. Para naman... Ayun, nagkaroon din kami ng hint kung nasan siya. Kaso hindi na namin talaga sure, nagbabakasakali lang talaga kami. Mm-mm. Kasi syempre, nag-aalala lang din naman kami. Mm-hmm. Especially kami. Si Cindy, nag-aalala lang din. Kasi ilang days na silang hindi nagkikita. Oh. Ilang days na namin siyang hindi nakikita, tsaka walang balita. So ito, nagbabakasakali kami sa pupuntahan namin. Nagbabakasakali kami na nandun siya. And sana, hindi niya kami taguan or something. Mm-hmm. Para naman makapag-usap silang dalawa. Kahit silang dalawa lang. Mm-hmm. So, yun guys. Update namin kayo mamaya sa mangyayari. At sana makita namin siya doon para personally siya na tanungin, makapag-usap, at kung ano talaga balak niya at kung ano na yung plano niya sa kanya, sa buhay niya, at sa aming dalawa din syempre. So, yun guys. Palitaan namin kayo. See you later. Pwede po magtanong, saan po dito yung number 49 po? Saan tayo dito? Or doon? Diretso? Diretso. Subukan pa rin namin na hanapin siya. And pagtanong-tanong kung saan yung number 49 ng bahay. Feeling ko ngayon, sobrang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ba't ganito, pero sana mahanap namin siya. Yun. Hindi ko alam kung saan lumilipad yung isip ko. So, ayun, tanong natin dito kayo. Pwede po magtanong. May tinanong po kayo, ate na. Ay. Ay, hindi pala hinanap ni ko. Okay po. Thank you po. Salamat po. Ay, 001 pa lang po. Ba't kasi ganito yung number dito? Iba-iba. Hindi ba siya kasunod?
hindi ako nakakaingan kasi hindi ko napupuntahan yung bahay. Iba-iba kasi yung numbering nila eh. So ayun, nung may napagtanungan kami, nakita namin yung number 49. Sabi, wala naman daw silang kilalang ends. Pero nagtanong siya sa akin kung ano daw ba yung pinapasabi. Feeling ko, naikiramdam sa sasabihin ko. Tsaka sa isasagot ko. Tsaka sa isasagot ko. Pakiramdam ko lang naman. Pero ayoko naman syempre mag-ano ng tao. Bintang din, di ba, boy? Tamang hinala lang. Pero sobrang physically and emotionally draining na itong nangyayari na to. Masakit na sa akin yung ano, na nag-aanap ako sa wala. Masakit sabihin sa para sa akin to. Apakasakit na sabihin ko, sinusukuan ko na siya. Napakasakit sabihin sa akin, ayoko na. Pero may mga bagay ako na kailangan ipagpatuloy. Sayon, guys. Pagod na ako na magpigil. Na magkaawa. Alam nyo guys, ang trabaho kasi, may kakaibat yan na responsibilidad. Hindi dahil napagod ka, hindi dahil gusto mong umayaw, gusto mong bumitaw, iisipin mo na lang yung sarili mo. Paano naman ako na siya nagdala sa akin dito? Sabay na kaming bumuo ng mga pangarap namin dito sa loob. So suddenly, sasabihin niya sa akin, ayaw niya na. Pagod na siya. Alam niyo guys, ganda ba yung isip ko? Ganun yung mangyari. Medyo masakit talaga sa loob ko. Hindi ko expect na magagawa niya akong iwanan dito sa loob. Para lang sa kalayaan na gusto niya dahil sa sinasabi niyang pagod na siya. May mga times na gusto ko sabihin na na okay lang. Natanggap ko umalis siya. Pero mahirap. Kasi kung talagang mahal mo, sabi niya, sasama ka. Kung talagang mahal mo, hindi mo iiwan yung tao. Kaya ako, masama yung loob ko. Kasi ikaw nagdala sa akin dito. Pero ikaw din yung nangiiwan. Dito ko na iniiyak lahat. Dito ko na ibinubuhos lahat. Dahil pagkatapos nito, siguro doon ito kakalimutan. Kakalimutan ko na lahat. Pagod na ako. Ilang beses mo na akong sinangkang iwanan. Sana hindi mo na ako dinala dito. Kung ganyan pa rin yung mindset mo, kung pagod ka na pala, pinaasa mo ako sa pangarap na meron tayong dalawa. Pinaasa mo ako na isa tayo nung tinatanaw na buhay. So yun,
ano, sana patuloy niyo pa rin po akong supportan. Sa lahat na nangyayari po, pasensya na po kayong lahat. Dahil tao lang din po ako, kaya yan yung napapagod. At hindi mo mailalaman ng isang tao kung ayaw niyang ipaglaban mo siya. Meron kaming plano talaga ni Mariano na aalis kami at nagawa naman namin yun dati. Umalis din kami para nakabalik kami. Pero meron talaga kaming plano na gusto namin umalis at mag-solo. Pero dahil lately, ako, na-realize ko na mali yun at unfair yun para sa kumpanya. Dahil nag-invest sila, dahil nagkaroon sila ng maraming credits, dahil sa pag-invest para sa mga talents, na-realize ko na mali yun. Na hindi yun dapat gawin, pero still, nagawa ni Mariano, ginawa niya. Dahil, kung sa dahilan niyang napapagod na siya, lahat naman ng tao napapagod. Lahat din naman kami dito pagod at hindi lang naman din siya yung naghihirap. Halos lahat naman din kami. Yung barrel na dala-dala mo sa video, sa CCTV, is talagang hindi okay, hindi maayos, na dapat hindi mo ginagawa. Kasi bilang minor ka pa. So, yung thinking mo, dapat hindi ka nag-iisip sa ginawa mo na pwede kang makapatay ng tao dahil lang sa init ng ulo mo na pwede namang pag-usapan, na pwede namang hindi palakihin dahil sa maliit na bagay, dahil napairan mo yung init ng ulo mo, hindi ka nakinig, hindi mo inisip kung anong pwedeng maging kahinatnan ng ginawa mo or ginagawa mo. Maraming naapektuhan na hindi rin sumasagi sa isip mo na pwede akong maapektuhan at lahat kami, lalong-lalo na yung kumpanya, pwedeng mapahamak. Third, hindi lang ako iniwan mo. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi lang ako iniwan mo. Iniwan mo rin yung responsibilidad mo sa trabaho. Dahil si Sir Paul, yung kumpanya, nasaktan dahil binigay nila lahat ng makakaya nila para maging successful ka. Para marating mo yung tinatapakan mo ngayon, pero hindi mo pinahalagahan, hindi mo nakikita yung mga taong dapat na pasalamatan mo sa narating mo. At yun yung kumpanya. Kasi lahat, parang na-traidor eh. Kasi aminado ko, nagkaroon tayo ng hidden plan na talagang aalis tayo. Pero lately, pinaliwanag ko sa'yo na, pinarealize ko sa'yo na mali yun. Na unfair yun para sa ibang mga talents na nagtatrabaho dito. Para din maging successful tayong lahat. So kung magsosolo tayong dalawa, parang magiging unfair yun sa side nila. Kasi sila, nagtatrabaho silang maayos dito, tapos tayo magtatrabaho tayo para sa sarili natin porkit nakilala na tayo, porkit. Pero hindi mo naisip na kaya tayo nakilala dahil din kay SY, dahil din sa company, of course dahil kay Boss Paul. Kaya sobrang masakit yung nangyari kasi hindi ka man lang humingi ng termination ng contract, bigla ka na lang tumakbo, bigla ka na lang umalis. Yung trabaho, may kaakibat na responsibilidad. At kung yung dahilan mo, pagod ka, kaya mo iniwan yung kumpanya, kaya mo hindi inisip yung kumpanya, kaya hindi mo inisip si Sir Paul, kaya hindi mo lahat inisip, lahat ng mga tao dito napapagod din, dahil sarili mo lang naisip mo that time, sana inisip mo na lang lahat ng mga sinakripisyon din nila para sa'yo. Kasi hindi lang naman ikaw ang nagsakripisyo, lahat sila, at lahat tayo, lalong-lalo na si Boss Paul. Marami siyang sinakripisyo, at marami siyang tinake risk para sa kumpanyang ito. Dahil nga, pumirma ka ng kontrata, supposed to be dapat panindigan mo at lumagay ka sa tama. Ano naman natin na si Boss Paul, humingi ng oras sa atin eh. Para sa ating lahat. Hindi lang naman sa ating dalawa, hindi lang sa'yo, kundi para sa lahat ng talents na nandito, na nagtatrabaho. Humingi si Boss Paul ng konting oras. Dahil alam nating dalawa na may plano siya para sa atin. Hindi lang nating dalawa, nating lahat. Alam nating may plano siya para sa atin. Pero hindi mo yun nahintay.
hindi mo yun naisip dahil nga sinasabi mong pagod ka na, parang naging escape way mo na lang yung nangyari para takasan talaga siguro yung responsibilidad mo. Sorry guys, kung nilalabas ko na lahat kasi nararamdaman, alam ko yung pakiramdam ng iniwan, kaya alam ko rin yung pakiramdam ng kumpanya na parang naiwan ka sa gitna ng matinding laban. Konting oras lang yung hiningi ni Boss Paul sa iyo, pero hindi mo naibigay sa kanya, hindi mo naibigay sa kumpanya, at lalong hindi mo naibigay sa sarili mo. Kasi ikaw din ang magsasuffer dahil sa padalos-dalos mo na desisyon. Kasi lahat naman ng payo, ibinigay namin lahat ng pwede namin sabihin, lahat ng ikabubuti mo. Kasi wala namang girlfriend na magsasabi ng magtuturo ng masama. So ako, lahat ng payo, ginawa ko. Si Boss Paul din, lahat din ng pagpapaliwanag, ginawa niya. Para sa'yo. Para sa'yo din yun. Di ba may kontrata ka? Siyempre may breach of contract. Umalis ka, wala kang termination ng kontrata. So, definitely, nilabag mo yung kontrata kasi wala naman kayong agreement. Hindi ka nagkaroon ng agreement na ikaw aalis ka. Tapos si Boss Paul, hindi naman siya pumayag na aalis ka. So, hindi kayo nagkaroon ng agreement, walang kasunduan, basta ka nalang umalis. So, para sa akin, unprofessional. Sobrang unprofessional kasi unfair para sa kumpanya yung nangyari at yung ginawa mo. Kasi, sinabi ko nga sa'yo paulit-ulit, work is responsibility. Kasi nag-take ng responsibility si Boss Paul sa'yo. So, kumuha siya ng responsibilidad. Bilang boss natin siya, tumayo siya na inako niya yung responsibilidad para sa ating lahat, para sa kumpanya. Bilang talent, bilang worker, naniniwala akong may responsibilidad din tayo para sa kanya. May responsibilidad din tayo para sa kumpanya. Na hindi tama na iiwanan na lang siya basta-basta sa ere. Hindi tama na iiwanan na lang natin siya dahil napagod tayo or ayaw na natin. Paano pa yung mga pinangako mo? Paano pa yung mga pinangako mo sa kumpanya na hindi ka alis, na tutulong ka? As well as sa akin. Kasi, nung iniwan mo yung kumpanya, kasabay nung iniwan mo na rin ako. So, wala nang explanation pa doon. Maliwanag pa sa araw yung ginawa mo. Kaya, nung hindi mo pinili yung kumpanya, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pinipili kita. Kasi nandito ako sa loob. Ikaw ang nagdala sa akin dito, kaya sobrang unfair nun. Yung company natin, ginawa lahat para sa'yo. Pero ikaw,
pag-ibig mo na siya tutulad ng, ano, ng baril. If. Oh, if whatever God making the king on the earth. Paano daw kung si God is nag-file ng case ng attempted murder? Attempted murder is talaga mong attempted murder. Usually parang pinagtaka mo siya patayin. Nag-file si God. Ako nga eh, making siya stop eh. But if siya continue pushing, ano pushing it? How? Tell me, paano, I wanna discuss kasi talaga. Paano pag nag-file siya ng kaso sa mga polis ng attempted murder galing sa'yo? How to? Anong gagawin mo? Hmm? Ah? Ano? You need to giving me idea so I can settle it now. Suicide daw siya? Suicide? Magpapakulong. Magpakulong na lang. Yano will said not suicide. just let the police do. So if he is going to jail, then that's it. He will accept.